We beat them by almost half. Delada launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babak Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Inside the Kasiguran Gymnasium. Are you ready? As we welcome everyone to an epic showdown between two teams battling to claim the Akubiko Cup Sorsogon Championship title. This is going to be another historic basketball game. The first team in line is going to step inside the board with compassion and dedication, and it's hungry to terrorize their opponents for them to claim the first victory. A team that is led by a small but lethal guard and big man that insists. His mantra son, a team that is composed basketball greatness. Get ready and brace yourself as a fourth seed to walk inside the hardcore is on the quest for their championship glory. Everyone, let's make some noise for Team Belusa! Look, if you had one shot. First in line, we have a 6-0 small forward who is part of the 2019 National Freestyle Championship team from Belusa, Herzegovina, wearing jersey number 24, Sari Simon! Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop palms.
but he keeps on forgetting what he wrote down. A 5'9 shooting guard from Belusa, Sorsogon, wearing jersey number 15, Mark Giancando. Time's up, overblast, snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Joe, he's so mad. But a 6'1 center from San Roque, Belusa, Sorsogon, wearing jersey number 18, Gilbert Evans. That became a three-time basketball MVP from Belusa, Sorsogon, number 19, Eben Galasso. A 6'3 center that is a former player of Team Villarreal, Inigo Miguel Cup Albay from Barcelona, Sorsogon, wearing jersey number 35, Anthony James Espanyol. A former varsity player of the Anastasian Panthers and being a part of FIFA's season 5, mythical 10 from San Isidro Masbate, wearing jersey number 16, Mark Brian Albinez. A former varsity of the Sorsogon Panthers and became part of the 3x3 National Hoops champion from Belusa, Sorsogon, number 4, Novi Fulia. A former MPBL player under the team Muntinlupa Cajuns, Marikina Shoemasters, from Mandaluyo City, wearing jersey number 8, Faeng Epogyo! Best believe somebody's paying a pot piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my knife. A 5'10 former varsity of the Divine Roy College of Legazpi City who became part of the 2016 Govs Cup champion and 2017 NBTC provincial champion under the team SCNHS Red Dragons. From Legazpi City, wearing jersey number 7, Jay Christian Zaya. A 6'0 shooting guard that is a former MPBL PBA team league player from Agusan del Sur, wearing jersey number 03, Nelson Santana. Four power forward that played in the MPBL, NBL, PSL, and PBA under the team Global Port Patampere, and also became the 2015 NCAA CC 91 Slam Dunk Champion from Casiguran, Sorsogon, wearing jersey number 32, Jael Bulawa. City player of the Asuncion Panthers and became the MVTC MVP in the year 2018 from Belusa, Sorsogon, wearing jersey number 10, Mark Lester Mato. This is everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Yo. And last but not the least, he is a part of the first runner-up team of Acapulco Cup Camarines Sur under the team Naga and a former player of MPBL, Bill Basket, EBL in Malaysia and NBL, from Casiguran, Sorsogon, wearing jersey number 27, Owe Bedelia! Together with her team manager, the mayor of Belusa, the Honorable Michael G. Quisaico,
and Vice Mayor Wendy Rafael Romano. Coaching staff are Pete Garcia, Raul Gonzaga, and Ray Firmanes. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself. And last but not the least, the head coach is proclaimed best coach in the Mayor's Cup Basketball League. He is from Madlawan, Bulusa, Sorsogon, Nicanor Bailon. Through this hole that is gaping, this world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows harder. And this is Agubico Cup Bakbakan sa Kasagayahan Championship Game. It's nothing without a strong contender that embodies resilience and unwavering determination. Brace yourselves as the next team in line has a mission to showcase their excellence, put fears into their enemies, and is ready to face any obstacles that block their way. This team is still unbreakable and is not willing to give their opponents a chance to fight back. A team that has no pressure in their veins. A team that is ready to carve their names in the championship trophy. But tonight, this team will not go home without a victory. Get ready as the next team will unleash their fury just to be called the best of the best. Mga tagakasiguray, let's make some noise for your team, Kasiguray! First in line, we have a 5'8 shooting guard from Sorsogon City, wearing jersey number 05, John Lupino. A 5'11 shooting guard from Kasiguran, Sorsogon, wearing jersey number 8. Israel Zepro! Turn down for what? Turn down for what? A 6'0 small forward from Pono, Kasiguran, Sorsogon, wearing jersey number 13, Lesser Laspina! A 5'11 shooting guard from Kasiguran, Sorsogon. Let's get ready for jersey number 14, Mark Habla. Turn down for what? Turn down for what? A 5'9 small forward from Adobis, Kasiguran, Sorsogon, wearing jersey number 24, John Habla. A 6'1 center from Sorsogon City, with jersey number 26, James Galoso. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? A 6'2 center from Embarcadero, Juan Sorsogon. Let's give it up for jersey number 34, Johnson Anson. A 5'11 forward from Huban Sorsogon, with jersey number 36,
Dennis Espanyol. Turn down for what? A 6'2 center from Kasiguran, Sorsogon, with jersey number 25, Reggie Aga. Turn down for what? A 6'2 power forward, who is a former Palarong Pamasa player from Sorsogon City. Let's give it up for jersey number 16, Nico Javila. Turn down for what? A 5'8 point guard from Tondo, Manila, wearing jersey number 18, JV Para. Turn down for what? Turn down for what? A 5'8 shooting guard from Baco in Sorsogon City, wearing jersey number 20, Jonas Yugino. Turn down for what? And last but not the least, a 6'3 center who played Asian Basketball League under the team San Miguel Beerman in the year 2012 and also part of the Acubigo Cup Albay Championship team under the team Pulangi from Capo Daraga Albay. Ladies and gentlemen, let's give it up for jersey number 28, Heifer Mondragon! Turn down for what? Turn down for what? Turn down for and what? Their assistant coaches from Team Kasiguran are Julius Chris Serrano and the vice mayor of Kasiguran, the Honorable Dennis Alfonso Escudero. Together with their team manager of Kasiguran, the Honorable Mayor, Maria Mines Hamor. And last but not the least, the head coach is a multi-coach that became an assistant coach in Pilipinas Super League, NBL and MPBL. He is also a five-peat champion in the Governor's Cup in the year 2007 to 2014 from Taguig City. Let's give it up for Hector Serrano. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? And may we invite everyone to please all rise for the singing of the Philippine National Anthem to be followed by to prayer.
help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place. Guide us with your grace to a place where we'll be safe. All right, thank you very much. May we invite both teams for their ceremonial handshake. Thousands of attendants, we are proud to say we are ready, and let's get ready to rumble! Capacity as representative of Bacubicol Partilis and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Bacubicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Bacubicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Oh!
ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga ka-team po namin. Maraming salamat, ako Bicol Cup. Maraming salamat, ako Bicol Cup. Maraming salamat, ako Bicol Cup. Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan. Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit Lidong Alternate Road, Bangkeruhan Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayun Mariawa Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan Lidong Alternate Road, Bugtong Pawa Road, Tahaw Road, Matnog Banyadero, Miisi Road, Mabinit Matanag Alternate Road, Miisi Bunga Alternate Road, Buena Vista Maipangi Road, Imalnod Mariawa Road, Buena Vista San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming imprastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building, Buraguis Elementary School Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa ako Bicol, Tadakulaw ng Tabak ni Kisamuya. Maraming salamat, ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako kapag taon yung tabang hali sa ako, Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingwan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong imprastruktura. Kaya salamat sa ako Bicol, Tadakulaw ng Tabang di Kisamuya. Mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. We beat them by almost half. Celada, launching another triple. Yes, again! Tara na si Aquino. Babop Santa Maria! Using the glass for the... Jeff Viernes. Bang! What's the Legazpi? He has a review in himself. By one, the Hustle, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minute. Takalea, fourth quarter. Baba, fourth play. Money for Baba Santa Maria. Wala akong masasabi. Mahala na kayo. Last fourth play. Kaboom! Ito talaga ang
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos na pasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan. Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabicolan. Access Road leading to Bicol International Airport. Legazpi City Coastal Road. Mabinit Lidong Alternate Road. Bangkeruhan Misua Road. Upper Mabinit Road. Mayon Mariawa Puru Road. Bagakay Coastal Road and Shore Protection. Buyuan Lidong Alternate Road. Bugtong Pawa Road. Tahaw Road. Matnog Banyadero. Miisi Road. Mabinit Matanag Alternate Road. Miisi Bunga Alternate Road. Buena Vista Maipangi Road. Imalnod Mariawa Road. Buena Vista San Isidro Road. Mayon Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming imprastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building. Buraguis Elementary School Multipurpose Building. San Roque Multipurpose Building. Buena Vista Multipurpose Building. Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, Tadakulaon ang Tabang Digi sa Muya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. We beat them by almost half. Celada, launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babak Santa Maria! Using the glass for the... Si Jeff Viernes. Bang! But sa Legazpi, he has a review himself. By one, the hustle, De La Cruz! What a... sa last minutes na kanilang fourth quarter. Papa, 4-3! Money for Papa Santa Maria! Wala akong masasabi! Mahala na kayo! Na, 4-3! Kaboom! Ito talaga, ito talaga ang confidence ng tapat.
Magandang gabi, basketball fans. Magandang gabi, Bicolandia. Ito pa rin ang inyong paboritong liga dito sa Bicol Region. Walang iba, kundi ang Ako Bicol Cup Sorsogon. At syempre, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. What an intense game, partner, ang natunguhan natin noong nakaraang Miyerkules dahil it is almost a championship atmosphere. And yun na nga, digdigan laban ang pinakita ng apat na koponan. But of course, we are down to our last two standing teams that managed to prove that they are truly worthy of being called the champions of first ever Ako Bicol Cup Sorsogon. And para sa ating bakbakan sa kasanggayahan, Ako Bicol Cup Finals, magtatapat ang koponan ng Bulusan kontra sa Kasiguran. And right now, partner, as you take a look sa ating venue dito sa Kasiguran Gymnasium, almost jam-packed na at wala nang mahulugang karayom ang ating upuan. Talagang pakabangan natin itong labanan ng dalawang teams. From a strong start sa elimination round ng District 2 up to defeating one of the favorites ng Team Sorsogon itong nakaraang semis, Team Bulusan is on the verge of being the first ever Ako Bicol Cup Sorsogon champions. At syempre, hindi ito papalampasin knowing that si Coach Nicanor Bailon is well prepared na talagang pinaghandaan ang kanilang kalaban na still undefeated sa ating torneo. Kaya they must do their best and to become the best ng ating liga. So, pero of course, partner, ito naman Kasiguran, headed by the systematic coach Hector Serrano, has a motto na never back down despite being the strong opponent. So talagang tingnan natin itong sistema ni Coach Hector Serrano if we'll still instill dito sa ating game o ng ating finals. So, pero right now, partner, bago natin umpisahan ang ating bakbahan, ipakilala muna natin sa ating audience, sa ating courtside reporters na magbibigay update sa loob ng court. Barbie, take it away. Good evening, mga kasurog. I am Barbie Floriano, your Ako Bicol Cup courtside correspondent para sa Game 1 ng Bakbakan sa Kasanggayahan Best of 3 Finals ng Team Bulusan kontra sa Team Kasiguran. But before anything else, we are currently live sa aming Facebook pages at Ako Bicol Partiles at Ako Bicol Online TV at kay Rep. Zaldico. For more updates, you can also support us by subscribing and following us on our YouTube and TikTok account via Ako Bicol Cup. This is the latest from the courtside. Back to you, Coach John and Coach Paul. Yes, maraming salamat, Miss Barbie. At para naman sa ating game story ngayong gabi, as the quest for the championship trophy, partner. So talagang para naman sa ating, yun nga, ating game story, these two teams already proved that they are strong contenders para makuha ang kauna-unang kampyonato ng Ako Bicol Cup Sorsogon Championships. Kaya kung i-recall mo, partner, ang ating kanilang naging mga laro noong semis, they managed to insert their dominance inside and outside the court. And para sa Bulusan, partner, all I can say is the players are even para pagdating dito dahil yung bench nila talagang they're contributing, and also their main guns like sina Women Dinilla, and knowing naman na si James Espanyo is still in the lineup, so talagang malakas itong Team Bulusan. And syempre, all praise din sa Team Kasiguran because of this systematic, nga sinasabi ko, this systematic team headed by Coach Hector Serrano, and of course the hot shooting na si Jonas Jukino. So talagang pakaabangan natin ang bakbakan na ito, and talagang nag-prepared sila para sa ating game ng ating finals. And partner, bago tayo mag-umbisa, magpakilala muna tayo. Ako nga pala, partner, si Wadi John Bachiller, at your service kasama si Coach Yes, I'm Coach Paul Sepe. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang gabi po sa lahat ng manonood ng Ako Bicol Cup Sorsogon. No, this is the finals, partner. Yes. So talagang abangan niyo po. Yes, partner, kung titingnan mo ang ating venue, punong-puno na, para abangan nga ang labanan ng dalawang team na ito. So partner, sa tingin mo, ano ang key component of these two teams para makuha ang kauna-unang panalo dito sa championship ng best of three? Yes, partner, kung tatanungin mo, no, these two teams talaga napakagaling, yung mga coaches, Coach Nicanor sa Bulusan at Coach Hector naman dito sa Kasiguran. For Team Bulusan, partner, continue and maximize their bigs, partner, kasi nga medyo malalaki ito kumpara dito sa mga taga-Kasiguran. Of course, being aggressive on their offense lagi, and in terms of offense, andyan si Ome Medinilla, andyan si Mark Lester Matos, and of course their defending guards, itong si Paeng Rigbugyo and si Saldana. Continue that aggressiveness and for sure may papanalo nila ito. And for Team Kasiguran naman, partner, the systematic game na nakikita natin, no, very systematic itong kupunan na ito. Balance yung scoring in times of their bench players and their
first five and a good team defense na pinapakita nila palagi pag naglalaro sila. So that's the chance of this team kasiguran dito sa larong ito, no, partner? Yes, talagang pakaabangan natin itong mga main guns ng bawat kupunan. So bilog ang bola, we'll never know what will be the outcome sa ating unang laro. So para naman sa ating dynamic duo matchups, we have Mark Lester Matos at Uwe Medinilla for Bulusan, and habang dito naman sa kasiguran si Jonas Jukino at si Hafer Mondragon. Yun na nga yung sinasabi natin, itong dalawang players na ito for Team Bulusan, Mark Lester Matos at ito si Uwe Medinilla, partner. Look at that numbers. Ito si Matos, 11 points per game. Si Uwe, 30 points per points per game, partner. Field goal, 44.8%. Ito si Matos. At sa kabila naman, si Uwe Medinilla, 48.1%. Rebounding, 5. Ito si Matos, 6 naman per game. Itong si Uwe, assist per game. Halos pareho silang dalawa. Yung steals department talaga. Ito yung, sabi ko nga, itong mga guards nitong Team Bulusan is a defending guard talaga nga. Look at that numbers and steal. At sa kabila naman, ito ang titingnan natin mga numero for Team Kasiguran para dito sa kupunan na ito, Jonas Jukino and of course Hofer Mondragon. Ito si Jukino, partner, average 23 points per game, at ito naman si Hofer, 13 points per game. Field goal nila per game, 35% for Jonas. Ito naman si Hofer, 50%, partner. Rebounding, kitang-kita mo naman ang contribution ni Hofer Mondragon dito sa kupunan na ito, 40 rebound per game compare dito kay naman kay Jonas na 7. At assist, partner, dito medyo nagkakatalo itong apat na ito, no? One assist per game itong dalawang player, kasi nga sabi ko nga more on scoring itong dalawa. At ito assist, steals, ito si Jonas, one steal per game. Ito na naman si Hofer Mondragon, 5 steals per game. So yan ang numbers na titingnan nyo for this both teams. Yan ang dalawang players for both teams na talagang titingnan natin dito sa championship game na ito. So pakaabangan natin yung mga matchup na yan. Pero right now, balikan muna natin ang ating courtside reporter na si Miss Barbie para kapanayamin itong key matchups natin. Barbie, take it away. Magandang gabi muli mga kasurog. Kasama ko ngayon ang kasurog player ng bawat kupunan na magbabakbakan ngayong gabi. In my left, we have Owe Medinilla from Bulusan, and in my right, I see Jonas Jukino of Kasiguran. Hello sa inyo, players. So, ang may tatanong ko sa inyong dalawa, since kayo ang may tuturing na best player ng inyong team during the semis, what performance are we going expect from your team? Unahin na kita, Owe. Ano lang, siguro ayusin lang namin yung depensa namin. Sigurado, physical na laro to. Yan lang. How about you, Jonas? Mag-focus sa defense and focus sa teamwork sa loob ng court. Yun lang. All right, last question. Anong klaseng Owe Medinilla ba ang makikita namin tonight? Wala akong may papangako eh. Basta gagawin ko lang ang kung anong laro ko. Ayun. At anong klaseng Jonas Jukino naman ang aming makikita? Dati lang. Kung anong Jukino sa elimination at saka semis, yun lang ang mag-up sa finals. Okay, this is the latest from the court side. Thank you, players, and good luck on your game. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Barbie, and sa ating dalawang players. So, pag-usapan muna natin, partner, ang team statistics nila dito sa Bulusan and Kasiguran sa nakaraang semifinals. Yes, partner, for these two teams, no? Team Bulusan, bench scoring, partner, 22 points per game. Points in the paint, 52, partner, kasi nga sabi nga natin, very dominating ang kanilang mga bigs, no? Turnover, 13 turnover per game itong Team Bulusan. Fast break points, 25 points per game, at second chance points, 19. Ito, compare natin for Team Kasiguran, partner, bench scoring, 15 points per game. Points in the paint, 34 points per game. Turnover, ito, partner, medyo masasaktan dito ang Kasiguran, kasi nga sabi nga natin, no, who controls the ball better, sila ang may chance na manalo. But this is a 24 turnover every game. This is big, partner. At dito naman sa pass break, 8 lang. At second chance, dito naman sila bumawi. Sabi ko nga, being aggressive, talagang masisipag itong player ng Kasiguran. 26 points per game dito sa kanila for second chance points, partner. Yes, yun nga. At ayan ang kanilang mga team stats. Yan, bago magsimula ang ating bakbakan sa Kasanggayahang Ako Bicol Cup Best of 3 Finals. Coach, tanungin kita, what is going to be the verdict of these two teams para makuha ang first blood o magkaroon ng advantage sa ating championship game?
Ako, partner, kung ako tatanong mo, to be honest, I don't know right now. Hindi ko talaga masabi kasi nga these two teams are very identical, no? In terms of aggressiveness, in terms of their yung effort nila, partner, all throughout the game. And of course, partner, yung team Kasiguran, still, walang talo dito sa ating liga simula nung elimination. So, titingnan natin yes. Kung yung confidence ba yun ay dadalhin sila sa championship. I don't know, partner. Partner, tingnan natin. Huwag natin patagalin pa. Puntahan na natin ang ating arena announcer, si JB Salvador, to start things off. Magandang gabi ulit, basketball fans. Finally, the long wait is over. Ito na ang pinakahintay natin, these top two teams, Bulusan versus Kasiguran sa ating first ever Kubikol Cup Sorsogon Finals, partner. Yes, partner, at magandang gabi po ulit sa inyong lahat at magandang gabi po sa lahat ng Sorsoganon, hindi lang sa lahat ng Sorsoganon, sa lahat ng Bicolano, all around the world, partner, yes. Na nanonood dito sa ako, Bicol Cup, partner. Na nakatutok ngayon, partner. So, tingnan natin laban ng Bulusan versus Kasiguran. Talagang bakbakan for sure dahil talaga these two teams, lalo-lalo ni Kasiguran, wala nga pangtalo simula yes. sa ating elimination round. And this Bulusan squad talaga, on papers talaga during the start of the tournament, talagang alam nila these are the favorites pagdating dito sa ating liga. Yes, partner. And of course, as you can see on your screen, donning the white and green jersey ay itong mga taga-Bulusan at ito namang mga taga-Kasiguran ay nakamaroon dito sa ating liga for Team Kasiguran, partner. We have Hamila, Paras, Jukino, Habla, Mondragon for their first five. At sa kabila naman, we have Fulia, Matos, Alminye, Medinilla, and Espanyo, partner. Yes, very likely dahil nga napansin natin, wala si Jeff Bulawan sa lineup nitong Bulusan. But Jonas Jukino with a corner three, Mentes yan. And the first rebound goes to James Espanyo. That's the first miss on Jonas Jukino, partner. Every time makukuha niya yung bola, talagang hiyawan ng mga tao dito. Yes, alam natin yan. But si Matos tries to make his first point sa ating finals but misses the 3-point bomb. And again, Hafer Mondragon with the board, partner. Yes, partner. So ito, magandang matchup, partner. Jukino and Alminye at yes. Paras at Matos for the point guard position. Tama ka dyan. Very even ang ating matchup ng mga players right now, partner, kung iisipin talaga. But Jonas Jukino is very aggressive from the start. Hafer, we know we can shoot that. Hafer with the fake. Bounce pass kay Hamila. And naputo ka ng 24-second shot clock violation. And what a defense, partner. As a coach, partner, talagang ano ba yung mga jitters ngayong finals? Usually, talagang mahirap miscore siguro dahil nga
Dikdikan itong labang ito. Alam mo, partner, pag finals na talagang yung ambiance, yung hangin sa loob ng court, medyo parang kung ako minsan pag nandyan ako sa ganyang position, parang lumiliit yung ano ko eh, tingin ko eh, parang ganun eh. Yes, kasi sinasabi nga nila, hindi ka normal na player pag hindi ka kinabahan. Pag hindi ka kinabahan. So, tingnan natin if what will be the adjustments dito sa early part. But Matos, sky high, misses the shot. Paras with the board. Still against Matos, kicks it out to Habla for three. Mintis yan, Paras. Shot clock is at 14. Hafer shoots the three. Short on that. And yun na nga. Early jitters, partner. Early jitters na sinasabi natin. Of course, these two teams, partner, are excited. Nandito sila ngayon sa position na ito for championship. So talaga medyo na inaalat pa ang dalawang kupunan na ito. And for sure, partner, talaga, if makashoot itong both teams, talaga tuloy-tuloy na yan. And right now, meron kagad tayong 5,100 viewers sa ating Facebook page, partner. And as Espanyo, again, missing the shot. Jonas Giacchino with the board. Giacchino stops and pops. His first point of the ball game, courtesy of the hot shooting Jonas Giacchino. And I remember that the winning shot against Matnog, partner, dito ni Jonas Giacchino. Very steady for team kasiguran. Yes, tama ka dyan. A hot shooting si Jonas Giacchino. Six the first basket of our finals. And si Matos gives the ball to the leading scorer ng Bulusan na si Uwe Medinilla. Ginugulo ni number 24 na si John Habla. Uwe, what a drop pass dito kay Fula. And yun na nga, what a point. Yun na nga, partner, isang abangan natin dito si number 16 na si Hamila against his number 4 na si Fula, partner. Yes, partner, talagang tingnan mo naman ang dalawang kahan, ang dalawang player na ito, talagang napakalalaki. Ayan na si Paras, gives the ball to Habla. Ayan na si Hamila, ceiling sa inside. What a shot, partner. Hamila imposing his will inside and scoring against Fulya. But an early foul dito kay John Hamila. Napareact doon si Coach Hector because nga, I guess it's too early and very useless yung foul na nakuha nitong si number 16. So that's the first foul on Nico Hamila at first team foul nitong mga taga-kasiguran dito, partner. Good defense na siya doon, partner. Eh. Yes. Hindi niya naman kailangan hatawin yun. Eh. Yun na nga, muntik na ma-turnover. Look, Fulya with a short jumper. Mintis, Uwe, skying high with the board. And yun na nga, medyo may Alminye. Binigay ang bola kay Uwe with 12 seconds to the shot clock. Alminye against Giacchino. What a shot, partner. Good move on the part of Alminye, partner. Creating space on the Jonas Giacchino. So, yan ang babantayan talaga natin itong dalawang player na ito, no? And if I were talaga Alminye, I'll attack Jonas Giacchino. Bakit? Kasi partner talagang makapag-depensa din si Giacchino and malimit yung scoring niya pagdating dito sa kasiguran. Yes, partner. Yun lang nga. Ayan na si Habla. Bigay kagad kay Jamila at the post. Grabe, partner. Good recognition, partner, of the players dito ang mga taga-kasiguran. Yes, tama ka dyan. Medyo nakakaungos doon si Hamila, kaya medyo inahanap nila ito sa ilalim. Ayan na si Fulya. Wants to answer. Mintis ang kanyang tira. Hafer again with his third board of the ball game. And right now, tingnan natin if Paras will be a scoring prodigy sa ngayong game mo natin. Dahil nga, nung nakaraang semifinals, medyo nalimita yes, yung kanyang scoring because nga of his orchestrating presence pagdating dito sa kasiguran. And magaling din kasi yung dumidepensa sa kanya during that time. Partner. Ayan na si Hafer! And tinuro niya, partner, itong ating si Coach Momo dito after the three-point bomb. Ayan na. Si Matos Lester binigay dito sa high-scoring guard na si Uwe Medinilla. John Habla is ito, magiging talagang matrabaho ito for Habla, partner. Yes, all night kasi talagang dinidepensa niya dito si Uwe Medinilla. But before that, may room muna tayong report mula kay Miss Barbie. Barbie, ano bang balita dyan? Only two teams from the qualifiers remained up until this point of Ako Bicol Cup Sorsogon. And from the side of Team Kasiguran, I will be your courtside correspondent. After that intense matchup against Team Matnog, Kasiguran secured a spot in the finals. Kaya naman grabing saya ang naramdaman ng koponan after that. However, they did not remain complacent and still continued their trainings and improved their locking during the last rounds. Sinambit pa nga sa akin ni Coach Yot na nagkaroon sila
naman ang film viewing of their past games, pati na rin ang kabilang koponan para malaman kung saan mag-a-adjust at kung ano ang papanatilihin. Dagdag pa ni Coach na Katsiguran is considered as underdog during the elimination, kaya naman marami silang ipapakitang bago for tonight. This is the latest from the side of Katsiguran. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Barbie. And yun na nga, partner, marami pa pala ang papakita. Yes, partner. Alam mo, nung nakausap ko talaga ito si Coach Hector Serrano, yung mindset nila, partner, is hindi sila yung tipong wala kaming talo kaya okay na lang sa amin. Ang mindset talaga nila, partner, every game talagang gusto nilang manalo and talagang sinisipagan itong mga players nito. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Ete. Pinasok with the spin. Attacking. So good. Jonas with the board, binigay dito sa kanyang point laureate na si JB Paras. And again, signaling may high post dito si Hamila. Yun na nga na talagang in-overload. Yes, dito, partner. Overload nila. Ayan na Hamila against Ete. Mintesa. Lester Matos controlling the board, binigay dito kay Elminia. Flying! And partner, watch out dito sa ating dito si Elminia, partner. Alam naman natin, he can hit those kind of shots. And syempre, he can erupt any given day, any given time. So talagang pakaaba natin to, batang ito. But again, there's a foul away from the ball, partner, on Mark Lester Matos. That's the first foul. And the first team foul nito, the first team foul nitong mga taga Bulusan, partner. Yes, look. Pero tayong early substitution, pinalitan si John Habla, pinasok na itong enforcer ng number 13 na sa Kasiguran na si Las Piñas. I guess to guard, syempre, yes, si Uwe Medinilla. And again, talagang pinapahirapan nila dito si Uwe Medinilla at early going sa ating laro, no? Talagang yes. Dalawa at tao ang nagpapalit sa kanya, partner. Kaya na si Paras. May mismatch dito kay Espanyo. Paras attacking. Bounce pass kay Hoffer operating inside. Yun na sinasabi ko, partner, yung offense na very steady for this team Kasiguran. Napaka-systematic, partner. Sabi ko nga nung nakaraan, ito yung talaga nagpapanalo dito nung semifinals. Yung sistema talaga na sinusunod nila. Yung sistema ni Coach Hector Serrano, partner. Yes, kung mapapansin mo talaga, partner. And yun na nga yung sistema sinasabi mo, partner. And syempre, I've noticed talaga si Paras is concentrating more ngayon pagdating sa orchestrating sa team, yes, niya, not sa offense right now, kasi talagang medyo nagbago yung approach sa game. Yes, nagpasok sila sa semifinals, kasi normally nung elimination, partner, talagang very high scoring itong si Paras, partner, on Kasiguran side. Yes, and right now Hafer Mondragon sinks the second free throw and now the score is 9-6 lamang po ng 3 puntos itong Kasiguran. And si O still scoreless sa ating first quarter. Ayan na si Ete, attacking. What a move, partner. Yun ang mga puntos, partner, na hindi natin matatawaran. Coming off the bench, yes, seldom used players contributing, especially in the finals. It's a very good contribution pagdating dito sa Bulusan. And that points of Ete is part of the 22 points per game na binibigay nitong mga bench players nitong Bulusan, partner. Ayan na si Las Piñas. We know we can shoot that. Bintes, era si Alminia again. Sky high. Binigay dito kay Matos. Matos, burning rubber, banging bodies. Grabe, partner. Talagang this is the finals, partner. Talagang itong si Matos, alam naman natin itong point guard nito, kahit mali ito. Sky high and bang bodies sa taas. Walang katakot-takot. Ngayon naman, naisahan niya doon si JB Paras, partner. Yes, doon sa play na yon. Kanina, nakakuha si JB Paras ng foul galing dito kay Matos. And ngayon naman, si Matos ang nakakuha ng foul galing kay JB. Yan si small but little yan. Kaya talagang tuwang-tuwa ang ating writer na si Sir Iris talaga na kinikilig tuwing sumushoot itong si Jonas Jukino. And right now we have sa substitution, partner. Pinasok na ang aking paboritong defender, partner. Si Reggie Hagan. So we expect a physical matchup. Alam naman physical but not dirty. Kaya abangan natin. And larong pinasok na yung dalawang defensive guards. Itong Bulusan na si Saldana and si Ribugio. Oo. And tingnan natin, partner, kung ano ang gagawin dito nitong mga taga-Kasiguran. Yan yung signature double high nila, partner, na play ang ginagawa dito. But again, walang masyadong movement, partner. Yan ang sinasabi natin. The shot clock is at 5. Medyo nahihirapan si Paras. Dancing.
Yun na nga. Another good defense, partner. On the part of Team Bulusan. Ikalawa na yan. And right now, Hoffer, medyo nagalit siya dahil nga talaga hindi gumagalaw on that sequence. Kasi alam niya, partner, na may once na sumignal ng play, alam nila dapat yung gagawin nila. But right that moment, walang gumalaw dun sa mga players itong kasiguran, partner. Kaya na si Paeng Ribugio. Ribugio, his favorite shot. In and out. Kaya na si Paras. Nakuha ni John Habla. And again, with 3 minutes and 18 seconds remaining sa ating first half. Kaya na si Paras. Again sa Paeng Ribugio. May pick. Ayan na, at the high post. Ito si Reggie Hagen against Ete. 2. Kaya na si Hoffer. Shot clock is at 4. Hoffers. No good. If you know this partner, talaga ang lakas ng depensa ng Bulusan na pinapakita na. Lalo-lalo na sa ilalim. Talaga nahihirapan itong mga bigs ng Kasiguran. But again, on the side naman of the offense ng Kasiguran, partner, talagang ginagamit nila yung 24-second shot clock, partner. Same ball yan at tumama sa paa itong mga taga Kasiguran. At pinasok na itong si Mark Habla, partner. Another scoring guard. Nung elimination, partner, maganda ang pinakita nito ni Mark Habla. Yes, tama ka dyan. Linabas itong si JB Paras. Yan na si Uwe. Binigay kay Espanyo sa ilalim. What a good cut and what a good pass. Good play on the part of Team Bulusan. And that's the first 2 points of James Espanyo sa ating laro. And yun naman ang kagandahan ng Uwe Medinilla, partner. Kahit hindi siya umi-score, he know he can locate his open teammates. But Jonas Jukino missing that back shot. Yan na si Uwe. Crosses over against Hoffer. Mintis yan. John Habla with the board. Ayan na si Jonas Jukino against Ete. Jonas crosses over. What a defense, partner. What a fake and what a shot. Sabi ko Reggie Hagad. Pinasok na itong si Reggie Hagad. Instant offense kaagad para dito. Coming off the bench, no? Itong si Reggie Hagad. Good look drive. Look at the fake, partner. So good fake. Very basic, partner. Yes, very basic. And yun na nga, nakahuli siya ng malaking isda with the name of Neljon Saldana. And yun na nga, medyo nagiging problema ni Neljon right now sa ating, yes. Especially yung semifinals. Yes, his fouls talaga, partner. Yun din na napapansin ko, partner. Yes. Prone sa foul itong si Neljon Saldana. And Reggie Hagad completes the three-point play, partner. And right now, the score is tied at 12 apiece with exactly 2 minutes remaining sa ating first quarter. Yan na si Paeng, guarded by Habla. Binigay dito kay Ete. Yan na si Uwe, 7 seconds to shoot. Uwe crosses over. Attacks. Espanyo, 2 on the shot clock. Misses the shot. Hoffer. The board. Yan na si Ansus Johnson. Saving the ball pero nakuha ni John Habla. Reggie Hagan again. But he is blocked by Saldana. Sabi ni Saldana, kanina ka ba? So, kailangan gantihan na rin kita. Good defense on the part of Ete, partner. Standing his ground, partner, on that play. Partner, Ete right now is huffing and puffing. Pero talagang yung depensa na binibigay niya dito sa side ng Bulusan talaga hindi mo matatawaran. Hey, what a bad pass ni Habla pero... Buti na lang ang possession mananatili sa kanila with 9 seconds remaining sa ating shot clock. Ito. Another box play for Team Kasiguran for the Blob. Tignan natin kung anong gagawin nila. Yan na si Galoso. Inserted the lineup. Yan na. What a fake, partner. That's the second time, partner. Si Reggie Hagen talaga very animated the partner from the start of our league. Talaga napansin ko na siya. And talagang he is there. His intensity talagang nakakahawa sa kanyang mga teammates. Oh, and I remember nung last time partner nakakuha pa siya ng technical because of that good play na talagang sinelebrate niya. Yes. So but again this is very fun to watch itong si Reggie Hagen dito sa ating torneo, partner. And, for Team Kasiguran. He is now 4 points in the ball game, partner. Yes, sir, 4 points. Wala pa siyang 2 minutes and he contributed 4 points sa ating first quarter. Kaso nabati mo naman, partner. Mintis yung free throw. Sorry. Ayan na si Saldana attacking. Defended well by Hagad. Ayan na si Habla.
against Rebugio. Banging bodies. Grabe, partner. Kita mo yung partner para sa boxing pag nagbabanggaan mo. Rinig na rinig ko yung ano eh. Bangga eh. And that's yung sinasabi ko, pagsisimula pa lang natin dito sa ako Bicol Sorsogon na leg partner ko, yung physicality. Yes, talagang partner. Nandito. Makikita mo every game talagang yung physicality is nandyan. And right now, na-foul itong si Mark Habla. And nasa penalty situation na itong Bulusan. It means free throw. So it's a chance kay Mark Habla to score, but he misses the first free throw. First miss on Mark Habla. At again, isa lang ang kalamangan itong mga taga-kasiguran dito with 1 minute and 7 seconds remaining sa ating first quarter. Talagang very low scoring kasi maganda ang depensa na pinapakita ng dalawang koponan, partner. And it's a good chess match pagdating dito sa mga coaches dahil talaga yung players talaga, they are rotating their players well. Tingnan natin if sino ang mananaig dito sa ating first quarter. Yan na si Fulya. Binigay kay Uwe. Uwe shoots the jumper. Money, partner. Money. And good screen on the part of Fulya. That's the first 2 points, yes, partner. Kasi medyo nga pinapahirapan talaga dito si Uwe Medinilla, partner. Yes, tama ka dyan. Yan si Uwe. His first point of the ball game. Tingnan natin if magtuloy-tuloy na. Yan na si Galoso against. That's a foul. That's a reach and foul, partner. On yes, it's very obvious, partner. Talagang dun pa lang sa unang jab step ni Galoso na iwan na. So talagang medyo humawak itong si James Espanyo on that sequence. And again, miss, partner. Yes. On the part of Team Kasiguran. Itong mga free throws na to, sabi ko nga, yes, dapat na ipapasok dapat nila yan at the early goings of the game. Kasi comes the fourth or third quarter, talagang partner, yan ang mapapanaginipan mo. Mas natalo kayo by single digit. Tama ka dyan. Siyempre, Galoso should capitalize this minute sa loob ng ating finals dahil yung ibang players talaga very napakaswerte dahil pinapasok sa finals. So talagang kailangan mo magpakita and mag-contribute dito sa kanilang team. And right now, Neljun Saldana is guarded heavily nito. Ay, natapik. Ayan na si Seri, binigay dito kay Fulya. Mentes, Espanyo, and Galoso. Medyo may konting lambingan sa ilalim. And sino natawagan ng foul? I guess si James Galoso. James Galoso, partner. And wala pa sa penalty situation itong kasiguran. And inbounding the ball is Neljun Saldana. Binigay kay Fulya sa ilalim against Hagad. Spins. That's the second foul again on James Galoso. Penalty na dito, partner. Ang dalawang kupunan with 15 seconds remaining sa ating first quarter. And James Espanyo, first throw is pasok, partner, for James Espanyo. Yes, tama ka dyan. That's the third point of James Espanyo dito sa ating game. And we'll see if talagang itong si James Espanyo during the first round ng ating liga, talagang napakaganda. Yes, ng, napakaganda pinapakita na nito. Pinapakita nito ni Espanyo sa ating liga. At ito na, tayo sa laro. 10 seconds remaining, partner. Mark Habla with the ball. Kaya si Habla shoots the three. No good. Three white shirts batting it out. Paeng Rebugio. And naubusan ng oras. And that ends our first quarter with a score of 14-16. Lamang na po ng dalawa ang Bulusan. Yun na nga. It's a low scoring ball game dahil nga sa defense ang pinapakita ng dalawang kupunan. Talaga napaganda. So, partner, what are your thoughts sa nakaraang first quarter? Yes, partner. Yun na nga. Sabi nga natin. Sabi mo, yung championship jitters, partner, nandyan yan, no? Yung atmosphere kasi pag championship, nag-iiba. So, medyo hirap yung dalawang kupunan sa pagsisimula ng first minute of our first quarter. Maganda yung depensahan on both sides. Kung mapapansin nyo, noong nakaraang quarter, alos tatlo or dalawang 24 shot clock violation ang naitawag dito sa team kasiguran because of that heavy defense na pinapakita nito mga taga Bulusan dito. But again, they are answering back on the offensive side, partner, courtesy of Hamila, Hagad, and also dito ni Mondragon. At sa kabila naman, talagang pinapahirapan, partner, dito
si Uwe Medinilla. Kasi alam naman natin, Uwe Medinilla will talagang produce partner on this game. Ayun nga, 30 points per game. So, malimitahan mo yan into 15 points. Malaking bagay yun. Sobrang laking bagay na kaya tingnan natin. If anong gagawing paraan ni Uwe to deliver for this Bulusan squad. Yun na nga para sa ating scorers ng first quarter. Evenly match pa. Wala pang masyado scoring dahil nga medyo, yun nga sinasabi natin yung championship jitters natin na medyo hirap sila makascore sa unang minuto ng ating finals. Yun nga, partner. At again, partner, kanina pala lumapit sa akin itong si one of our national referee na si CJ Sanchez. Nagpapagreet itong si Dennis Gonzalez and si Mark Gail Pacheco ng belated happy birthday sa inyo. Coming from our one of our national referee na si CJ Sanchez. Yes, happy birthday po sa inyo. And baka naman po, talk lang. Kaya nga, we are now sa ating second quarter. Ayan na si Paeng Rebugio against Habla. Binigay dito kay Saldana. Ayan na si Uwe. At the corner, binigay kay Espanyo. What a move, partner. Pero isori miss, John Habla. Ay, Reggie Hagen, partner, with the board. Yes, partner. Medyo bitin yung shot doon. But good offensive setup on the part of Team Bulusan. Hindi siya lang masyado nagmadali doon. Ayan na si Espanyo. Binigay dito kay Habla. Elbow jumper, Mintis. Ete, with the board. Ayan na si Rebugio against Habla. Binigay dito kay Saldana. He wants to shoot the three. Airball ang nakuha. Napakalayo ng yes. Partner, the part of Neljon Saldana. Kaya na si Habla. Cut pero naagaw. Paeng Rebugio. Medyo napalakas din ang pasa. Turnover on the part of Team Bulusan. Dalawa yun, partner, sa pagsisimula ng ating second quarter. At ito, may papasok ulit dito. Si JB yes. Paras, partner. Yun ang mga ayaw ng ating mga coaches coming from a break or a timeout. Talagang dalawang turnovers kagad na binitawan yes. nitong Bulusan. So talagang they must talk and be organized para sa ating finals na ito. Yan na si Habla. Attacking away Medinilla. What a move, partner! Pero mintis yan. Reggie Hagad with the board. Yan na si Paeng. Paeng. Using the left hand! Good move. What on a shot. On the part of Paeng Rebugio. Yun na nga naalala ko, partner, itong si mga galaw na gayon. Parang ganun si Homer Konda kung gumalaw. And right now si JB Paras gives the ball to Reggie Hagad. Medyo unfamiliar territory itong dalawang to. But still, ayun na. Binigay kay Ansus Johnson. Elbow jumper, Mintis. Ayun na si Paeng. Rushing against three defenders. Posting up, Paras. Ete and Paras spin move. Neljon Saldana using the board. His first point of the ball game. Yes, partner. At tayo na naman sa baba. Ito si Reggie Hagad, partner. Ayun na nga, partner. Kung nakita mo kanina, partner, si Reggie Hagad wants to challenge itong si Ete. Nung nakita niya na medyo nasa posisyon, umatras siya ng konti. Sabay spin ng konti. Tapos yun na nga, natawagan ng foul itong si Ete or I guess si Saldana. And Saldana should focus on the game, partner. Kasi alam naman natin, this is finals. So talagang these referees talaga are very aware of mga tawag na ganyan. So talagang they should focus on the game. And ang tumawag pa doon, partner, isa yung ating FIBA commissioner na si Gom Eman. Para on, partner, talagang hindi ka makakaligtas dyan. But again, yun nga, sabi nga natin, yan na dapat nilang iwasan, yung foul troubles, partner. Ito, I believe, Neljon Saldana, may tatlo ng foul dito, partner, sa second quarter pa lang ng ating laro. Yan na nga, partner, ulit. Nakanakaw na naman. Another good play. That is a design play, partner, for Team Kasiguran. Alam na, talagang very systematic din sila pagdating dyan sa mga ganyang sitwasyon. Yes, yun na nga. And right now, so take a look si Chuck Marcerano teaching Ansus Johnson talaga. Dahil kanina talagang siya yung nag-cue. Sige, atakihin mo. But yun na nga, sa other side pala, etong si Reggie Hagad and he scores his fifth point of the ball game, partner. Kalima yan for Reggie Hagad. And he is one of the leading scorers dito on Kasiguran side. Ah.
And I guess Uwe Medinilla should start to pick up his scoring na dito sa ating second quarter dahil talagang mahirap maiwanan nitong systematic and very organized na kasiguran squad. Daria, binigay kay Eddie ang bola. Paeg Rebugio looks at the clock. It reads 7. Rebugio kicks it out to Daria. And natapikan with 3 seconds remaining sana ng shot clock. Tingnan natin if what will be the play will be designed nitong kasiguran. Now partner, kasiguran is returning the favor, no? Good defense on the part of kasiguran. Tingnan natin dito. And what a defense by Ansus Johnson. Binigay dito. Johnson. Binigay dito kay Paras. Las Piñas, corner 3. Mintes yan. And right now, partner, medyo struggling itong kasiguran pagdating sa kanilang opensa dahil nga si Reggie Haggett pa lang nakaka-score. But si Paras, attacking. Medyo maalat pa. And si Christian Daria, a known shooter, turns it over. And si Hoffer, binigay kay Haggett. Kinuha pa partner sa inahe sa kamila. 7 points coming off the bench. Ito si Reggie Haggett. Good transition play on the part of Team Kasiguran dito, Parker. Average, Parker, on the pass break. Points, 8 lang per game. Pero ngayon, medyo talagang yung atake nila galing dyan sa mga pass break na yan. Ayan yun na nga. Ayan, nakakuha ng foul itong si Fulya dito kay Hoffer Mondero. Pero kanina, mabalik tayo dun sa pass break na nangyari, Parker. Ang tumatakbo, dalawang yung big, centers. Dalawang big man. So talaga, dalawang big man. So talagang magandang tingnan. And after that rebound and pass dito kay Ansis Johnson, binigay kay Hoffer. And yun na nga si streaking, si Reggie Haggett, na kinuha pa sa kabila, partner. Yes, partner. At ito, itong si Novi Fulya, mag-free throw dito. Because nakakuha siya ng foul doon for Team Bulusan. And still missed on that first throw itong si Fulya. Second throw. Pasok yan for Fulya. Mayroon na din siyang 3 puntos dito sa ating game, partner. Yes. Very steady pagdating dito sa kasiguran. Right now, the score is 18-21. Lamang pa ng 3 puntos ang Bulusan. Ayan si Junikino. Pinasok na again sa ating lineup. Reggie Haggett, muntik na mabitawan ng bola. Las Piñas, shooting 3. Mintes, Lester Matos. Binigay dito kay Almiñe. Matos, sayang partner, naagaw. But he recovers the ball. Uwe with the fake. Mintes pa rin ang tira, partner. Yes, partner. Talagang every time na napupunta dito ang bola kay Uwe Medinilla, talagang salubong itong mga players ng kasiguran, partner. And si Hoffer at the post against Fulya. What a pass kay Las Piñas. And Sapal ang inabot kay Uwe Medinilla. Matos, burning rubbers, attacks behind the back, dribble to Almiñe. What a shot and what a pass. Grabe yun. Talagang magkakilala ang dalawang players. Yes, partner. Ito, no? Play this for Annunciation. Yes. College. At nakakuha pa doon ng turnover on the part of JB Paras, partner. This is very unlikely pagdating dito kayo kung Paras, partner, right now. This is championship game. So talagang he must step up. And talagang dahil nga siya yung tinilang import dito. So talagang even though he's not scoring, dapat he is focused, dapat dahil nga finals ito. Yes, partner. At ito, may play review tayo, partner. Ito sabi ng ating one of our referees dito. Review para masiguro, partner, kung kanino talaga yung possession na yun. But again, Bulusan is beginning to pick up their game, partner. Those fast break opportunity itong mga taga Bulusan dito, talagang kinakapitalize nila. They average 20 points points per game, partner, in terms of fast break points. Bata pan review. That's 5 seconds violation. Yes. And babalik ang bola dito sa mga taga Bulusan. And right now, partner, si Coach Hector is experimenting. Pinasok na itong si Israel Derpo dahil nga medyo struggling itong mga guards ng especially si Jonas Jukino na hindi pa pumutok sa ating laro. Yes, partner. And of course, itong kanina si Las Piñas, kaya siya linabas. That's the third miss on the three-point country nito ni Las Piñas, partner. Yes, yan na si Fulya. Binigay kay Matos.
against Paras. Crosses over. Matos. What a move, partner! Grabe naman yun, partner. That's very basic for me, partner. Changing direction with that crossover and then attacking hard to the basket. What can you ask for this player, Lester Matos? Pero si Paras, gustong bumawi. Binigay kay Jukino. Huli na uwi, Mendinilla. Ayun na, si Matos. Nag-iisa at scoring for two! And na pa timeout dito. Yes. Ito mga taga-kasiguran, partner. Kasi nga, sabi ko nga, Team Bulusan is beginning to pick up their game. And good recognition on the part of Uwe Medinilla on passing kay Matos, partner. Kung wala siya makontribute sa points muna kayong half, sa mga teammates siya muna. Yes, that is a good characteristic nga na pinapakita ni Uwe Medinilla right now. Alam niya, he's struggling and he's well defended. So talagang he is dishing it out para sa kanyang open teammates. So yun lang, partner. Napansin mo, nung pagpasok ng Alminye at Matos dito sa mga nakaraang sandali, talagang yun na nga ang nagbunga dito para sa Bulusan. Yes, sabi nga natin on that semifinals game, yung nagpapanalo dito sa Team Bulusan is the experience, partner, of course. Mas experience itong mga players itong taga Bulusan. But again, on the other hand naman, on the other side, Team Kasiguran, is yung system nga na sinasabi natin. Kung mapapansin mo, partner, ilang possession dito sa mga taga-kasiguran talagang ginagamit nila yung shot clock nila, partner, at tumitira sila. Minsan 3 seconds na lang yung natitira . So talagang they are orchestrating their play. Yes, yan si Paras, heavily guarded by Matos. He wants an isolation, crosses over, Paras shoots the 3. Mintis yan. Ayan na si Hoffer, kicks it out to Jukino for 3. No good. Matos and Hopper Mondragon battling it out. And yun na, these two teammates talaga are joking around talaga dahil magkakombinado. Yan nga, may coaches challenge kagad na ginamit na ni Coach Hector Silano. As far as I know, coach, talaga, tama ba? Correct me if I'm wrong. Isang beses mo lang pwedeng gamitin. Yes, isang beses mo lang pwedeng gamitin yan. And I remember the last game against Matnog, yun yung nagpapanalo sa kanila, that coaches challenge on the last seconds of that game, partner. And, kasi nga, may last touch doon on the part of Jamir Eligado on that game. At yung coaches challenge ang nagpapanalo sa kanila kasi naibalik sa kanila yung bola on and, that last play. And we cannot blame si Coach Hector for asking for a review dahil nga talagang this is the finals, partner. So talagang every possession will count and every game and every point will matters dito sa ating finals. Again, yun niya, balik dito sa mga taga-kasiguran. That cause challenge was successful, partner, on the part of kasiguran. Ayan na si Jamila against Ete. Spinning. Triple team, partner. Ayan na si Alminye. Ayan na si Matos. Burning rubber against Hoffer. Pero si Hoffer. Matos and Hoffer Mondragon exchanging words. And play review tayo doon on that last sequence. And right now, the champ, champo ng laro ay talagang pabunga-pabor dito sa Bulusan right now, partner. Because if you notice, partner, after the turnover na nakuha, talagang takbuhan agad sila. Yes, partner. And yun ang advantage yun talaga. Yun ginagawa nitong mga taga-Bulusan, partner. But if you notice din, grabe yung defense na pinakita ni Hoffer. Defending those speedy guards, partner. Talagang alam niya na mag turnover na itong si Nico Jamila, talagang sprint down ito si Hoffer Mondragon para habulin yung fast break situation na yon for Team Bulusan. But again, partner, that will be the story of the game, no? Because sabi ko nga, this Bulusan team have a very good guards
mga striking guards talaga, partner, and scoring guards, partner, talagang every time may possession sila, talagang aatakihin yan. Yes, tama ka dyan, Matt. If you notice, si Ete, partner, talagang nasa loob ba, giving his coach a quality minutes pagdating dito sa ating finals. Because of the absence of Jeb Bulawan, partner. And yun ay big shoes to fill, ika nga, itong si Ete, ang pagkawala ni Jeb Bulawan na, yes, but right now, he is doing a good job para dito sa Bulusan. And on that last play, partner, natawagan ng double foul itong si Hopper Mondragon at itong si Mark Lester Matos pag may parehong tigdalawang foul dito sa ating laro. Ayan na si Ete, attacking Hopper, binigay kay Matos. Shot clock is at 15. Matos. And look at this. And right now, after that sequence sa Mangana, si Matos at si Hopper, merong tayong report kay Miss Barbie. Miss Barbie, magandang gabi sa'yo. We have seen a quality match pagdating sa depensa ang team Kasiguran at Bulusan. Subalit, naging mahina pagdating sa opensa ang Kasiguran. Missed opportunities because of being hesitant to pass and shoot ang naging problema ng Kasiguran during the first quarter. Kaya pinaalalahanan ni Coach Julio Serrano ang kanyang players na huwag magkanya-kanya ng laro at i-execute ang plinano. On the other side, Team Bulusan remains calm amidst this close scoring match at papanatilihin na muna nila ang kanilang naging play dahil nakuha na raw nila ang tamang depensa at sa opensa naman sila kailangan mag-focus. This is the latest from the courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Marby. Yun na nga. After that sequence, natawagan ng third personal foul itong si Hopper Mondragon. Talagang hindi maganda ang naging pangyayari doon sa side ng Kasiguran. Ayan na si Uwe Medinilla. Follow away jumper. Mintis yan. Alminez skying high. Grabe ang talo ng batang ito, partner. Ayan na si Matos. Shooting three. No good. Uwe. And Fulya with the board. What a pass sana. Medyo napalakas. Medyo nang gigil. Pero in my opinion, napakagandang pasa sana, yes, partner. Yes, napakagandang pasa sana nun. Napakagandang recognition kaming dito kay Reggie Habla. Mali lang yung takbo ni Jonas Jukino in that sequence. Ayan na si Uwe. Nakawala, Uwe, attacking. Yun na nga, partner, ang hinahanap dating aggressive na si Uwe Medinilla. But that's the only fourth point of Uwe Medinilla sa ating laro. At again, sabi ko nga, partner, beginning to pick up na itong offense itong mga taga-Bulusan. Labing isa na ang inahabol dito ng mga taga-Kasiguran, partner. Look at that play. Number 94, Kasiguran, substitution. So, palitan dito ng tao. And right now, Uwe Medinilla is in the free throw line. Ayan na si Paras. And open, attacking. Reggie Hagan, natapik. Operating inside. Ayan na nga, nakakuha ng foul. That's a foul on Uwe Medinilla. First foul nito ni Uwe dito sa ating laro. At ito, Reggie Hagad pa rin, partner, with the opportunity to cut the lead. Ayun na nga, pasok ang kanyang unang free throw. Yes, 8 points of the ball game, partner. Grabe talaga itong si Reggie Hagad. Very unlikely talagang pagdating sa scoring. Pero right now, he is proving himself na talagang he is worthy of being in the finals. Yes, partner. Ayan, balik sa 10 ang inahabol dito ng mga taga-Kasiguran. Ayan, a good steal. Ayan na si... Buntik na doon, partner, si JB Palas, partner. Sa first 2 points, partner, nito ni JB Palas dito sa ating laro. At again, medyo shaky siya doon, partner. Yes, buntik na siya matapilok doon. And right now, the score is 29-21. Lamang po ng 8 puntos itong Bulusan. And right now, lumapit ating kasama dito si Kuya Alex Madronya, si AK Kapa Morgan, who is watching right now. Wala daw siyang boses, kaya nandito muna. And si Iris, na kanina pa nandito, tumutulong sa atin. And partner, tingnan mo naman ang ating crowd dito. Talagang yun na nga, literal na walang mahulog ang karayom na talagang punong-puno. And maraming salamat po
sa pagtanggilik sa aming liga. Siyempre, and ako Bicol kapatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng ako Bicol Party List katabang nakasurog pa. And siyempre si Congressman Jill Bongalon. And siyempre, ang ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera is in the building right now to witness our first game ng ako Bicol Cup sa Pasugod. Yes, partner. Yan na si Alminye with a running shot. Grabe yung floater na yun, partner, para Alminye. Floater pero parang layup yung talon. Si Fulya and si Habila. And battling it out dito. Pero yun na nga, napagilitan si Habila dahil nga ang layo daw talaga yung bola. Di pa dapat linapitan niya na para kunin yung bola, pero na-foul siya. And both teams is now in the, are now in the penalty, so talagang free throws will be awarded dito kay Hamilang. Yan na si Hamila with a strong start sa ating first quarter kanina. Yes, partner. His fifth point of the ball game kanina. Medyo maganda yung gising nitong batang ito. Talagang nag-anchor. At pangiti-ngiti siya dito, yes, kay Lovie Fulya, no? So talaga, ito kasi mga magkakaibigan po ito, mga players na ito. Some, yes, of them are teammates sa kanilang mga eskwelahan. Tama ka dyan, yun si Uwe. Crossing over si Ansus. Shot clock is at 16. Uwe hesitates. Up and under binigay dito kay Neljan Saldana. Pero naagaw ni Paras. Jokino is ahead. And Jokino making sure na talaga papasok na kanyang layup. Pero si Saldana, very hesitant pa partner pagdating sa opensa. Medyo hindi pa nakakabuslo ng marami itong si Saldana. And right now partner, meron tayong 6,800 viewers sa ating Facebook Live. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Ayan na si Paeng, misses the shot. And ang bola mapupunta dito sa kasiguran. Ayan talaga partner, eto. Sabi nga natin, dito sa kabila, sa kupuran ng kasiguran, alos tatlo ng player ang nagpapalit-palit dito kay Uwe Medinilla. Ito si Anso, si Habla kanina, at si Las Piñas partner. Talagang pinapahirapan ito. Uwe Medinilla, 4 points lang sa ating laro. At ito din naman sa kabila, Jonas Jokino, 4 lang na puntos dito sa ating game. So medyo alat partner itong mga scoring men nitong mga kanya-kanyang kupunan dito. Hindi natin alam kung maalat talaga or talagang very scouted, yes, itong dalawang scoring guards na ito. At sabi ni Paras, pero and again Matos is inserted in the lineup again. Yan na si Jokino, his favorite spot, mintis yan. Reggie Hagad, naisahan si Espanyo.